بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magada araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po, ang ating paksa na pag-usapan ay mga payo. Payong kapatiran bago pumasok ang buwan ng Ramadan. At hindi po lingit sa kaalaman ng lahat na napapalapit na po ang pagpasok ng buwan ng Ramadan. Kaya bago pumasok ang buwan ng Ramadan, ay meron po tayong kakaunting mga payo sa bawat isa. Unang-una po ay kung hindi natin nararamdaman sa ating sarili na tayo ay nasisiyahan, nagagalak, at hindi natin nararamdaman na naging masaya tayo sa pagpasok ng Ramadan, ay ibig sabihin ay may problema sa ating iman o pananampalataya. Dahil ang tunay na mananampalataya bago pumasok ang Ramadan ay nararamdaman niya ang kagalakan, kasiyahan sa kanyang puso sa pagdating ng dakilang buwan na ito, na ito ang buwan ng Ramadan. Kaya inuulit ko, kung meron tayong nararamdaman, ibig sabihin na nalulungkot tayo dahil sa anumang mga bagay na dahilan natin sa pagpasok ng Ramadan, hindi tayo nasisiyahan, ibig sabihin ay kinakailangan na ayusin natin, i-format natin ang ating mga puso dahil may problema dito sa ating pananampalataya. Dahil ang buwan ng Ramadan ay kabilang ito sa haligi ng Islam. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag papasok na ang buwan ng Ramadan, kanyang sinasabi sa kanyang mga sahaba, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Sinasabi ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba bilang kanyang pagbabalita sa mabuting balita na ito, dakilang balita na ito. Ibig sabihin, kailangan na maramdaman ng isang tao na ito ay dakilang buwan, ito ay napakalaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagbabalita sa kanyang mga sahaba, mga kasamahan sa pagdating ng Ramadan, "Atakum Ramadan, dumating sa inyo ang Ramadan, syahrun mubarak." Ito ay buwan na mabiyaya. Allahu Akbar. Faradallahu alaikum siyamahu. Inubliga sa inyo ang pag-ayuno rito. Tuftahu fihi abwabus sama. Pinabubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso. Napakadakilang buwan. At sinabi, watughlaqu fihi abwabul jahim, at ipinapasara ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng imperno. Watughallu fihi maradatu syayatin, at dito ay ipinapakadena, pinapatali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga syaitan. Allahu Akbar, dakila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagdating ng buwan na ito. Lillahi fihi laylatun khairum min alfi shahr. Merong nilagay, itinadhana o nilagay si Allah subhanahu wa ta'ala na isang gabi sa buwan na ito, na ito ang Laylatul Qadr, na khairum min alfi shahr. Ibig sabihin, mayroong gabi dito na sino man na makapagsagawa dito ng pagsamba ay khairum min alfisha. Mas mainam ito kaysa 1,000 buwan. Napakadakila. At sinabi rito, "Man hurima khairaha faqad hurim." At sino man ang hindi rito makapagsagawa, hindi niya ito maisabuhay, hindi niya maigugulang ang kanyang panahon dito, ay tunay na siya ay tinatawag na nawala sa kabutihan. Ibig sabihin ay hindi siya nabigyan ng kabutihan. Kaya nga sa ibang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nalugi. Nalugi, nalugi. Sinabi ng mga sahaba, sino sila ya Rasulullah? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao na inabutan nila ang buwan ng Ramadan, ngunit hindi sila pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang buwan na ito ay dakilang buwan. Kaya narapat po na kapag papasok ang buwan na ito, kapag dumating sa atin ang buwan na ito, bago ito pumasok, ay maramdaman natin ang kasiyahan. Tayo ay nagagalak sa pagpasok ng buwan ng Ramadan, na parang matagal na hindi natin nakita ang magulang natin. Halimbawa, na darating at bibisita sa atin, na tayo ay nagagalak at masaya.
Katulad halimbawa, matagal mong hindi nakita ang pinakamamahal mong asawa, halimbawa, na bibisita. So dito ay, o kaya kaibigan mo o sino man na bisita mo na darating sa iyo. Kung ito ay darating sa iyo, na ito ay may dalang mabuting biyaya sa iyo, siyempre ang tao ay magagalak. Kaya narapat po na maramdaman natin ito. Bago pumasok ang Ramadan, maramdaman natin ang tinatawag na pagpasok ng buwan na ito, na ito ay mabiyaya at ito ay tinatawag na napakadakilang buwan. So, ang isang tao po, kapag hindi niya nararamdaman sa kanyang puso na siya ay masaya sa pagpasok ng Ramadan, kinakailangan po niya itong i-format. Kinakailangan niya na ito ay tinatawag na linisin. At tinatawag na maaaring ang isang tao ay dahil sa kanyang pagkalimot sa tinatawag na mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalimot sa kabilang buhay, ay dahilan na ang tao ay yung kanyang puso ay tumitigas at halos wala siyang nararamdaman sa mga bagay na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun din na dapat natin iwasan, ano? Kung meron tayong mga kasalanan, ay dapat tayo magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago ang pagpasok ng Ramadan, ay dapat maramdaman natin sa ating mga puso na ito ay dakilang buwan. At ganun din ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sobra yung kanilang kasiyahan dahil binanggit sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong hadith na ito na darating sa inyo ang pinakamainam na buwan. Ito ang buwan ng Ramadan. Kaya iba sa mga salaf ay siya ay nananalangin na kung sana ay buwan-buwan ay buwan ng Ramadan dahil sa dakilang buwan na ito. Pangalawa ay bago pumasok ang buwan ng Ramadan ay nararapat na tayo ay nakapagsagawa na ng kumpletong pagbabalik loob. Anong kumpletong pagbabalik loob? Ibig sabihin ay tayo ay magbabalik loob sa maliit at malaking kasalanan na nagawa natin. Sino bang hindi nagkasala sa atin? Marami tayong mga pagkakasala, pagkukulang. At bago pumasok ang buwan ng Ramadan, lalo na yung mga tao na sila ay nakagawa ng malaking kasalanan, ito po yung pagkakataon natin na tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakataon ng mga tao na iniwan nila ang sala, iniwan nila ang masjid panahon na ito para bago pumasok ang Ramadan, tayo muli ay bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo muli ay magsagawa ng sala. Sa mga tao na halos sila ay gumagawa ng mga pagkakasala kay Allah, sila ay nagsasagawa ng mga gawain, halimbawa ng riba, pagkakataon ito para tayo magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nakikipag-usap sa hindi mahram, nakakapagsagawa ng mga gawain na halimbawa zina, pagkakataon natin ito para tayo ay tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao, sila ay nalunod sa kasalanan habang tayo ay may buhay pa. Pagkakataon ito, bago pumasok ang buwan ng Ramadan, tayo ay tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ayuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, kabilang ka sa mananampalataya, dahil meron kang iman sa iyong puso. Sinabi ni Allah, Ya ayuhalladina amanu, o kayong mga mananampalataya, tubu ilallah, kayo ay magbalik loob kay Allah. Tinatawag tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha ay tunay na pagbabalik loob. Ang tunay na pagbabalik loob ay yung tayo ay nagsisi sa nagawa nating kasalanan at tayo ay nangangako na hindi na natin uulitin ang bagay na yun at lahat ng bagay na maaari magdulot sa gawaing haram na ito ay puputulin natin, iiwasan natin at yun ay kabilang sa mga tanda ng tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang nagawa natin, ay tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil si Allah ay mapagpatawad. At sinabi ni Allah, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan na si Allah ay pinapatawad niyang lahat ng kasalanan kapag ang tao ay tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kayang iwanan ang kasalanan na yun, kayang-kaya natin yan. Huwag nating isipin na hindi natin kayang iwanan ang kasalanan na yun dahil yan ang gustong-gusto ni Iblis o si Shaitan na humantong ang tao sa kanyang sinabi na hindi ko na kayang iwanan ang kasalanan na ito. Ano mang kasalanan na yan? Ang tunay na mananampalataya ay meron siyang tiwala kay Allah. At kapag tayo ay buo ang tiwala natin kay Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang tunay na magtiwala na buong buo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay tunay na nagbalik loob kay Allah, ay kaya nating iwanan ang lahat ng kasalanan
kapag tayo ay tunay na nagbalik-loob at humingi tayo ng patnubay gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanina nabanggit natin na sa mga tao na dumating sa kanila ang buwan ng Ramadan na hindi sila pinatawad ni Allah ay sila ay mga tao na nalugi dahil ang buwan na ito ay punong-puno ng biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinakauna ay dapat na maging masaya tayo, magalak tayo sa pagpasok ng buwan ng Ramadan dahil ito ay biyaya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, may paniniwala at naghanga nagatipala kay Allah, patatawarin sa kanya ang kanyang mga naunang mga kasalanan. Allahu Akbar. Kabilang din ay yung tayo ay magbalik-loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 beses na siya ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang araw. Allahu Akbar. Siya ay pinatawad na ni Allah. Paano pa kaya tayo? Maraming pagkukulang, maraming pagkakasala. Kaya narapat sa atin na tayo ay magbalik-loob kay Allah ng tunay na pagbabalik-loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa ibang hadith na natutuwa si Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang kanyang alipin ay nagbabalik-loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ito ay kabilang sa kainaman ng pagbabalik-loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din doon ay bago pumasok ang buwan ng Ramadan ay tayo ay magsagawa ng paglilinis ating mga puso. I-format natin ang ating mga puso. Iwasan natin o tanggalin natin dito ang masamang pagkaingit sa kapwa, ang mga natitira ng mga puot galit sa kapwa. Ganon din yung mga pagmamalaki o pagmamayabang, tanggalin natin yan sa ating mga puso. Kaya nung tanungin si Ibn Mas'ud radiyallahu an, na paano nila sinasalubong ang pagpasok ng Ramadan? Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, "Ma kana wahidun minna yajra'u ay yastaqbila Ramadan wa fi qalbihi haqdun ala akhihi al-muslim." Sinabi ni Ibn Mas'ud, isa sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ni isa sa amin ay hindi niya sinasalubong ang pagpasok ng buwan ng Ramadan na siya ay mayroong masamang pagkaingit sa kanyang kapatid na mananampalataya. Kaya linisin natin ang ating mga puso, yung masamang pagkaingit. Dahil ang masamang pagkaingit, ang dulot nito ay ang tinatawag na ang tao ay hindi siya magiging masaya sa kanyang pamumuhay. Kaya tingnan natin, lahat ng mayroong masamang pagkaingit sa kanyang puso, wala siyang kasiyahan. Subhanallah. Yan ay parusa sa kanya dahil sa kanyang masamang pagkaingit. Kaya kung gusto natin na mapayapang pamumuhay, ay tanggalin natin ang masamang pagkaingit sa ating mga puso. Kung meron tayong tinatawag na mga kagalitan na kapatid natin sila sa pananampalataya, panahon na, oras na para tayo ay tinatawag na magpatawad. Kung tayo ay inapi, magpatawad tayo. Dahil ang tunay nakatangian ng isang mananampalataya ay siya ay nagpapatawad. Dahil yan, ang gatipala sa kanila ay paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin sa isang hadith na itinataas ang gawain ng isang tao sa araw ng Lunes at ng Huwebes, maliban sa mga tao na sila ay merong galit poot sa kanilang kapatid na mananampalataya at hanggang ngayon ay hindi sila nag-uusap. Lumagpas na ang 3 araw, sila ay hindi nag-uusap. Allahu Akbar. Ay ang nabanggit sa hadith ay isang tabi muna yung kanilang mga gawain. Hindi muna itataas, nakapending yun. Bakit? Dahil sa sila ay merong galit poot sa kanilang kapatid na mananampalataya at binigyan tayo ng Islam ng 3 araw na ilabas natin o nandun yung tinatawag na sama ng loob natin na ibig sabihin hindi natin papansinin ng ating kapatid pero pagkatapos na 3 araw, pag nakita tayo ay kinakailangan na batiin natin ng salam. So napakaganda po ang Islam. Napakaganda ang turo ng Islam. At ang pagpapatawad po ay isa po sa dahilan ng ito ay tinatawag ng tao ay padaliin sa kanya ang kanyang pamumuhay, maging mapayapa ang kanyang pamumuhay at ang gatimpala nito ay paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa paraiso
ay bago pumasok ang tao sa paraiso ay lilinisin ang kaniyang puso mula sa inggit, masamang pagkainggit, mula sa pagmamalaki, mula sa mga galit sa at ano pang mga sakit ng puso. Lilinisin ito bago siya makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago ang pagpasok ng Ramadan, tayo po ay magpatawad, linisin natin ang ating mga puso. Linisin natin ito mula sa pagmamayabang, pagmamalaki. Linisin natin ito mula sa masamang pagkainggit at yung linisin natin ito sa pagkapuot at galit sa ating kapatid na mananampalataya. At bilang tinatawag na panghuli, ay narapat po na kung tayo ay mayroong naapi na mga tao, mayroon tayong mga naapi na mga tao, hindi tayo naging makatarungan sa kanila, ay tayo ay humingi ng kapatawaran sa kanila at ibalik natin kung may nakuha tayo na karapatan nila sa atin. Bakit? Dahil kabilang sa hindi patatawarin ni Allah na kasalanan ay yung pang-aapi sa iyong kapwa. Ibig sabihin ay hindi ka naging makatarungan, karapatan ng iyong kapwa ay kinuha mo ng hindi karapat-dapat ay kabilang yan sa hindi patatawarin ni Allah. Maliban sa tinatawag na makuha ng tao na ito ang kanyang karapatan. Kaya kung tayo ay may naapi, halimbawa magulang natin, tayo ay nakapagsalita ng masama sa kanila, wallahi, paano makakatulog ang isang tao na ang kanyang magulang ay hindi nalulugod sa kanya? Subhanallah, paano magiging masaya pamumuhay ng isang tao? Paano magiging mabiyaya ang buhay ng isang tao kung ang kanyang magulang ay hindi nalulugod sa kanya, hindi masaya sa kanya? Ang pinakauna na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ni Allah na dapat mong pakikitungan sa pinakamabuting pakikitungo, syempre ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang iyong mga magulang. Kaya nga, dumating ang isang tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang pinakaunang dapat kong pakitunguhan? Sabi niya, ang iyong nanay. Nagtanong pa ulit, sinabi niya, ang iyong nanay. Nagtanong pa ulit, ang iyong nanay, tatlong beses, pagkatapos ang iyong ama. Kaya sa akin, kapag nagtatanong ang aking mga anak, sino ba ang pinakamamahaling ko? Sinasabi ko sa kanila, dapat yung mahalin ang iyong nanay, ang iyong nanay, ang iyong nanay pagkatapos sa kaako. Subhanallah. Na marami mga tao na hindi niya kinakausap ang kanyang magulang. Yung ibang ano ay kapag tatawag ang magulang o kaya ay magme-message, ay magagalit, manghihingi na naman ito. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Magulang natin yan. Nasa kanilang mga paa ang pintuan ng ating paraiso. Subhanallah, kaya narapat po na kung galit sa atin ang ating nanay, hindi tayo maging masaya. Hindi tayo tinatawag na mag-aangkin na tayo ay mabuting tao. Dapat ay sikapin natin na tayo ay patawarin ang ating mga magulang. Kung nagkamali naman ang ating mga magulang sa atin, patawarin natin sila. Dahil kulang ang mga nagawang kabutihan natin para tayo ay tinatawag na masuklian natin ang kabutihan nila. Hindi natin masusuklian ang kabutihan nila maliban sa nabanggit sa hadith na sila ay maging alipin at sila ay palayain natin sa kanilang pagiging alipin. Dahil sa panahon natin ngayon, walang alipin. Allahu Akbar. Hindi natin pwede masuklian. Katulad sa mag-asawa, maaari nakipaghiwalay ang isang tao sa kanyang asawa ay binaliwala ang kanyang mga anak, hindi na ginagastusan, marami yan. Subhanallah, karapatan yan ng mga anak mo. Nagastusan mo sila kahit na nag-iwalay kayo ng mag-asawa. Pero yan ay tinatawag na karapatan nila na itatanong sa atin sa kabilang buhay. Kaya dapat ibigay natin ang karapatan. Sa mga asawa, sa may dalawang asawa, tatlong asawa, na hindi ginagastusan ang iba sa kanila, matakot tayo kay Allah. Yan ay napaka malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay ibigay natin ang karapatan nila. Ganun din sa ating kapatid. Minsan, hindi natin kinakausap kung may naapi tayo sa kanila na salita o kaya minsan sa kapatid natin, alam natin na hindi sa atin ang lupa, inaangkin natin. Subhanallah. Alam niyo ba ang nabanggit sa hadith? Isang dangkal lamang ang makuha ng isang tao ay yung pitong langit o pitong lupa. Pitong lupa ay ipapabuhat sa kanya sa kabilang buhay na yun. Isang dangkal na yun dahil sa kanyang pagkuha sa lupa na hindi sa kanya. Kaya ibalik natin ang karapatan ng ating kapwa. Lalo na yung kapatid natin. Minsan, marami magkakamag-anak, magkapatid na buo.
na hindi nag-uusap dahil sa kakaunting lupa. Allahu Akbar. Subhanallah. Matakot tayo kay Allah, saan tayo kukuha sa kabilang buhay na ipapalit natin doon. Habang tayo ay nabubuhay pa, ibalik natin ang karapatan nila. Lalo na papasok ang buwan ng Ramadan, bago pumasok ang buwan ng Ramadan, ibigay natin ang karapatan ng kapwa natin, lalo na yung mga kamag-anak na magulang natin, asawa natin, anak natin, kapatid natin, kapitbahay natin, at iba pang mga malalapit sa atin, at iba pang mga tao na mayroon tayong naapi sa kanila na karapatan nila. Ibalik natin ito sa kanila. At gaya na sinabi natin, hindi po kapintasan sa isang tao na siya ay humingi ng tawad. Bagkus ito po ay isa sa tinatawag na tanda na siya ay mapagkumbaba. At sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magpakumbaba para kay Allah ay itataas yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin sa halith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an li ajlillah, awadallahu khayran min. Sino man ang tinatawag na iwanan niya ang isang bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit mahirap sa kanya, pero gagawin niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay awadallahu khayran min. Papalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam na gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po sa atin, sikapin natin, lalo na kung alam natin sa ating sarili na tayo ay nakapag-api ng kapwa, salita o anuman ay narapat po na ibalik natin. At tayo ay humingi ng tawad. Tulad ng sinabi natin, sinabi sa halit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa kanila ay sila na nanguna na makipagbati at bumati ng assalamu alaikum. Allahu Akbar. Yan po ay katangian ng isang mananampalataya. Isang araw ay habang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo, ay kanyang sinabi na gusto niyo ba na makakita ng tao ng paraiso? Sinabi ng mga sahaba na ya Rasulullah, gusto namin. Sabi niya, ang unang papasok sa masjid ay yan ay tao sa paraiso. Pumasok ang isang lalaki at naulit ito ng 3 beses. At isa sa mga sahaba, ang sinikap niya na makausap ang tao na ito. At sinabi niya na ano ang katangian na ginagawa mo? Sinabi ni Propeta na ikaw ay tao sa paraiso. Allahu Akbar. Sinabi ng tao na ito na katulad ninyo, nagsasala at ginagawa yung mga obligasyon ko. Maliban sa ang nakikita ko na ginagawa ko na iba, ay hindi ako natutulog maliban na niliwinis ko ang aking puso. Sa lahat na nakagawa sa akin na masama, pinapatawad ko. At sa mga nagawang ko ng kasalanan o yung naapi ko, ay humihingi ako ng tawad sa kanila. Allahu Akbar. Kaya po, isa po sa pinakamainam na gagawin natin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan ay tayo ay magpatawad. Tayo ay magpatawad. At humingi tayo ng kapatawaran. Humingi tayo ng kapatawaran. Hindi po ito kapintasan sa atin. Ito po ay kabilang sa mga payo natin bago pumasok ang Ramadan. Ulitin ko po, ang pinakauna ay maramdaman natin yung kasiyahan, kagalakan sa ating mga puso sa pagpasok ng mabiyayang buwan na ito. Pangalawa, ay tunay na magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon na linisin natin ang ating mga sarili, iwasan natin ang ating mga nagawa o ginagawa mga kasalanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, tutulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, linisin natin ang ating mga puso mula sa tinatawag na masamang pagkaingit, pagmamalaki, at galit po sa ating kapwa. At pang-apat ay ibalik natin ang karapatan ng ating kapatid. Humingi tayo ng kapatawaran kung tayo ay nagkasala sa ating kapatid at lalo na sa tinatawag na ating mga kamag-anak. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo lahat at nawa nakapulot tayo ng aral sa ating pag-aaral sa mga oras na ito. At hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na abutan natin ang buwan ng Ramadan, tayo makapagsagawa dito ng mga pagsamba at ito'y tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mabilang tayo sa mga tao na pagkatapos ng Ramadan ay sila ay parang bagong panganak na pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin po natin, labanan po natin ang ating sarili. Dahil kung hindi natin lalabanan ang ating sarili, ay maaaring tayo ay tinatawag na mabilang sa mga tao na mga talunan. Kaya dapat po ay palagi na ang mangibabaw ay ang kagustuhan ni Allah. Ang kagustuhan ni Allah ang mangibabaw, hindi yung kagustuhan ng ating sarili. Kaya po, palagi tayong humingi ng tulong
kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang maging totoo kay Allah? Sino man ang maging totoo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ay tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.